Magandang hapon po muli sa ating mga kapatiran at sa mga kaibigan natin na sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Tayo po ay nag-umpisa ng pag-aaral tungkol sa teaching o katuruan ng banal na Trinidad. At tinalakay ko po noong nakaraang Biyernes ang kahulugan ng teaching na ito, ng doktrina na ito, na mayroon pong isang Diyos at mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At sila ay iisa bilang Diyos. So there is only one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all three are one. Okay, so yun po yung ating tinalakay. At pinaliwanag ko rin po ito tungkol sa tinatawag na intimation. Bakit pa na-develop itong teaching na ito? Sapagkat ito po ay bagamat wala sa Biblia, yung salitang word na Trinity, subalit yung essence, yung mga katotohanan na makikita natin sa mga talatang na ipakita ko last Friday, ay meron pong tri-unity. Meron po silang deep unity. Sila po ay mayroong pagkakaisa at malalim na kaugnayan sa isa't isa, ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ngayon pong araw na to, atin pong pag-aaral naman yung historical formulation of the doctrine of Trinity. So, kailan ba nagsimula itong balangkasin at the same time establish, no? At ano yung mga circumstantia surrounding that council para magkaisa ang mga bishops na tayuan ang katuruan na mayroong isang Diyos sa tatlong persona, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Nawa, pagpalain po ng Panginoon itong ating pag-aaral na ito at umpisahan na po natin. So, the doctrine of Trinity, part 3. Okay. Ito pong formulation ng teaching na ito ay halos 300 taon. Ganun po yung span, yung tagal, bago talaga na-establish. Bagamat hindi po ito naging ika nga priority sa first century, pero during the second century, third century, and even the fourth century, ay talaga pong tinayuan po ng mga unang mananampalataya, church fathers, ang katotohanan tungkol sa teaching ng Trinity. Bago po yung tinatawag na Council of Nicaea noong pong 325 AD sa present-day Turkey, ay meron pong isang mananampalataya sa katauhan ni Tertullian na sumulat po ng isang libro na apology. At ito pong apology na ito ay kanyang defense ng pananampalatayang Kristiyano, at ito po isinulat niya dun sa isang emperor ng Rome, no? So, ganun po ang mga unang mananampalataya, ano po? At para po kay Tertullian, ito pong teaching or doctrine of Trinity, ganito po niya ito tinitingnan, economic view. Sabi po ni Millard Erickson ay ganito. Tertullian points to the unity between a root and its shoot, a source and its river, the sun and its light. The Father, Son, and Spirit are one identical substance. This substance has been extended into three manifestations but not divided. So, binigyan din muna ni Tertullian yung unity. Kung paanong ang araw ay mayroong kaugnayan sa liwanag at ang bukal ay may kaugnayan doon sa pinagmumula ng bukal, at ang ugat, ang shoot, no, ang sanga o yung pagsibol ay may kaugnayan doon sa ugat, ay ganito niya ipinaliwanag ang unity
na meron sa pagitan ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. At yung tatlong persona ay meron isa lamang na katangian. There only one substance, and that is the substance basically of God alone, no? At ito yung na-extend into three manifestations. So ito yung economic view na pananaw ni Tertullian during 197 AD. So another well-known church father, pero medyo itong si Origen ay medyo may pagka-heretic, no? At dinivide niya yung scripture into three categories. Number one, yung literal. Number two, yung moral. And number three, yung allegorical. So, ganun po niya dinivide yung scripture. And si Origen po ay, ang kanya naman pong pananaw tungkol sa Trinity ay hierarchical. Yung may, parang may hierarchy, no? At ito po ay totally condemned, itong kanyang katuruan nito, in the 6th century ng mga bishops sa Saint Church. So, ganito po yung kanyang teaching about the Trinity. He went even farther in this direction by teaching explicitly that the Son is subordinate to the Father and in respect to essence, and that the Holy Spirit is subordinate even to the Son. Ayon po yan kay Louis Berkhof. So, merong subordination. Ang mas mataas yung Ama kaysa sa Anak, at mas mataas yung Anak kaysa sa Espiritu Santo. No? So, at ito pong teaching ni Origen na ito, hindi lang tinunding, kundi ito po ay nagbigay daan para po sa tinatawag na teaching on kay Arius, Arianism, na mamaya titingnan natin yung link. Ito yung nagbukas ng daan para makita ni Arius yung kababaan ni Heso Kristo, mas mababa kaysa sa Ama, no? So, meron pong teaching during the time na umiiral in the latter part of the 2nd century AD ay merong teaching na tinatawag na modalism. Ito pong modalism ay mula kay Sabellius at ang kanya pong katuruan tungkol sa Diyos ay tatlo. Hindi niya po dinideny ang pagka-Diyos ng Panginoong Heso Kristo, pero siya po ay monotheist. Ibig sabihin, isa lamang ang Diyos at walang tatlong persona. Ganito po ang kanyang turo. He affirms only one Godhead, meron lamang isang Diyos, designated as Father, Son, or Spirit. So yung Diyos na iisa, yun na rin ang Diyos Ama, yun na rin ang Diyos Anak, at yun na rin ang Espiritu Santo. So, manifestations or mode, pero iisang Diyos, no? Yun nga, naniniwala din siya na si Jesucristo, na Ama rin at Holy Spirit din ay Diyos. Ganun po yung paniniwala ng modalist. And then he upholds that God is one person with three different names. So, isa lamang persona, hindi po tatlo para sa mga modalist. Sa atin, mga Trinitarian, tatlong persona sa isang Diyos. Sa kanila, iisang persona sa tatlong na ibang pangalan. Kung sino yung Ama, siya na rin si Jesucristo na Diyos Anak, at siya na rin ang Holy Spirit. At hindi po pwedeng tanggapin ito sapagkat kung titingnan po natin during the baptism of our Lord Jesus Christ by John the Baptist sa Jordan River, makikita natin that the triune God were present, no? The Lord Jesus Christ ay nandoon siya, binabaptize ni John the Baptist, tapos bumaba ang banal na espiritu sa anyong kalapati, and then the Holy Spirit yun, ano, bumaba, and then there was a voice, no, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. So, sabi nga na isang kapatid, alam nga naman si Jesus yung nagsasalita. Alam nga naman si Jesus yung Holy Spirit na bumababa. So, magandang paliwanag ito. Pero, ano to, second century, late part,
Pero hanggang ngayon, meron po tinatawag na Unitarianism. Yung pong naniniwala lamang sa iisang persona, hindi tatlo. No? At marami po niyan. Kahit dito sa Pilipinas, yung tinatawag na oneness. No? Pentecostal oneness, yung mga Unitarians sa Amerika. So, meron talagang followers. Imagine, ang tagal na nito, no? Second century, ngayon, nasa 21st century na tayo. Ang tagal ng panahon. Subalit, yung effect ng false teaching hanggang ngayon, daladala pa. So, yun po. Ngayon, ito po ay problemang malaki ng second century. At para i-address po itong modalism na issue na ito ay ito pong si Arius, no, ay isa po siyang presbyter or elder sa Alexandria sa at siya po ay sa Egypt at saka siya po ay masasabi natin na ini-resolve niya yung usapin tungkol sa pagiging pagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng Diyos, no? At nagkaroon ng nagpa-convey po, nagtipon, nag-call ng pagtitipon itong si Emperor Constantine sa Nicaea, ito po sa modern day Turkey, at tinanyayahan po niya ang mahigit 1,800 bishops at 300 lamang po mahigit sa mga bishops na inanyayahan ni Augustine ang dumating. At ang tatalakayan po dito yung usapin ng tungkol sa claim ni Arius, no, na si Jesucristo ay tao lamang. Siya ay isang nilikha. Hindi po siya manlilikha, hindi siya Diyos, siya po ay nilikha. Kaya ang emphasis po no, during the Nicene period, yung tinatawag na Council of Nicaea, ay para i-condemn ang teaching ni Arius. Sapagkat during that time, ang kalaban po niya sa Nicaea, ito pong sa kanyang teaching na ito ay yung pong bishop, Alexander, ng Alexandria. At the same time, nandun na rin po si Athanasius. During this council, he was a young man and he was the secretary to the Bishop Alexander. Siya ay isang diakono, so hindi po siya po pwede magsalita dun sa konseho, I believe. But he learned a lot, si Athanasius, tungkol sa claim ni Arius na si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, ay isang nilikha lamang, no? So tingnan po natin itong teaching na ito. So para kay Arius, siya po ay isang elder or priest at siya po yung nag-umpisa ng Arianism, yung doktrina tungkol sa pagiging tao lamang ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya Diyos, hindi siya kapantay ng Ama, no? At ito pong teaching ni Arius ay isa sa pinakamatinding heresies na inaddress po ng church noong unang panahon, no? Yung teaching na ito ay hanggang ngayon, marami po mga religious sect na naniniwala na si Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. At tinatawag nila na si Jesus ay hindi equal with God in substance, no? So napakabigat po nitong teaching na ito. At sa panahon pong yon, during the time of Emperor Constantine, ay nauso po yung kantang ganito. There was such a time that the Son was not. Merong panahon na ang Diyos Anak ay hindi sabihin nating Diyos or hindi pa siya nabubuo o nalilikha. Yun po yung nauso nung panahon na yon. Kaya ito po ay sa teaching ni Arius lumabas. Kaya mabigat po itong dalang teaching na ito at papasalamat po tayo sa providensya ng Panginoon sapagkat
na-address na po itong teaching na ito noong pamang 2nd century, no, ng mga mananampalataya. Oh, 3rd century rather, ng mga church fathers. So ito po yung controversy na ina-address niya, na dala-dala ni Arius. So ito po, tingnan po natin. Ang Diyos, siya po yung ama para kay Arius. No? At inilagay po niya si Jesus, ang Diyos anak, sa ilalim po ng nilikha. Ang Diyos ay unbegotten, hindi nilikha. Siya man nilikha. Walang lumikha sa kanya. Pero yung anak, siya ay nilikha o nilalang ng Diyos Ama. Ganun po yung teaching ni Arius. So inilagay ni Arius ang Panginoong Hesukristo sa level ng nakatulad ng kanyang mga nilikha, nilikha ng Diyos. Everything else, dun po lamang nilevel. So pag sinabi para mas mababa pa kay isa sa anghel, no? Kasi tao lamang eh. Yan po yung katuruan. Kahit po ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, ganyan po yung katuruan. So, binaba nila sa level ng nilikha ang Diyos Anak. Kaya po ito ay isang masasabi natin pinakamatinding katuruan, maling katuruan na inaddress noong una pa man during the 3rd century. Kaya po nagkaroon ng nag-convene ang mga bishops para i-address itong teaching na ito. So, in that period, sa Council of Nicaea, it was summoned and organized by Emperor Constantine to bring all bishops together. So, maraming bishops talaga. Hindi lamang po isa. Against Arius, naiisa. No? Maraming bishops. So, lahat sila, meron silang, hindi lamang sila pro-Constantine, kundi alam nila yung Bible, yung salita ng Diyos. No? So, both Arius and Bishop Alexander of Alexandria view on the deity of Christ were heard. So, parehas naman pong, yun po yung council, ano? Parehas sa pinakinggan yung both sides. And then, during that time, si Athanasius po, he was a very young man. He was the secretary to Bishop Alexander, and he learned much about the Arian controversy during the council. So, siya po ay deacon or secretary lamang ng obispo, itong si Athanasius. After the council, Arianism continued to rise on the east. Akala ng mga bishops ay mahihinto yung paglaganap ng teaching ni Arius sa silangan. Na, alin po ba yung silangan? Yung pong Greek churches, ano? Yung sa Turkey, down to Egypt, ito naman pong west, ito po yung church sa Rome. Yan. Yun po yung nagkaroon sa church history, nahati pa rin po yung dalawang yan. Meron bishop sa Rome na naging Santo Papa at meron din bishop sa Eastern Orthodox Church, ano? No? So, Athanasius later on succeeded Alexander as bishop upon his death. So, naging obispo rin ng Alexandria si Athanasius pagkamatay ni Alexander, Bishop Alexander. So, yun po yung konting history during the Council of Nicaea. So, ano po yung na-formulate nila? Ano pong uri ng kanilang credo ang dinevelop doon para i-address ang paglaban kay Arius at ang Diyos ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Anak. Ito po yung Tagalog version ng Nicene Creed. Sabi po doon, naniniwala kami sa isang Diyos, ang amang makapangyarihan sa lahat, tagagawa ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na ipinanganak ng Ama, ang bugtong na anak, iyon ay katulad ng Ama, Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, napaka-Diyos ng mismong Diyos, ipinanganak, hindi nilikha, nagtataglay ng sangkap, homosiyon, kasama ng Ama, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay nilikha, kapwa sa langit at sa lupa, upang para sa ating mga tao at para sa ating kaligtasan ay bumaba at nagkatawang tao at ginawang tao, siya ay nagdusa at sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli, umakyat sa langit, mula roon ay paroroon siya upang hatulan ang buhay at ang patay,
at sa Espiritu Santo, ngunit sila na mga nagsasabing mayroong panahong wala siya, at siya ay wala pa bago siya nilikha, at siya ay ginawa mula sa wala, o siya ay ibang sangkap o esensya, o ang anak ng Diyos ay nilikha, o nagbabago, o nababago. Sila ay hinatulan ng banal na simbahang katoliko at apostoliko. They were anathematized by the Universal and Apostolic Church. Yun pong nagsasabi na ang anak ay ginawa mula sa wala, siya ay ibang sangkap o kaiba sa ama, in terms of essence, siya ay nilikha. So yun po yung ikinondem na teaching. Of course, ito yung teaching ni Arius. So makikita natin ang pagtayo ng konseho na ito sa pamagitan ng credo na ito. At ito po ay year 325 AD, pero muli pong pinagtibay nila ang Nicene Creed in 381 AD during the Council of Constantinople, at dinagdag po nila yung ilang mga katotohanan tungkol sa banal na espiritu. So yun po yung development ng Nicene Creed. And by the way, ito po yung creed na naging paborito po ng taga-East. Okay? Sa West po, ay ang paborito pong creed ay yung Apostles' Creed, na kung saan ito pong Apostles' Creed ay Creed of Creeds, sinatawag nila. At ito pong Apostles' Creed naman ay masasabi natin na isang creed na ginagamit para sa mga ibabaptize. So, a baptismal creed. So, bago ka ibaptize, na kailangan ay alam mo yung Apostles' Creed. No? So, ganun po. Mahalaga itong mga creed na ito, although hindi ito masasabing katulad ng scripture, ng banal na kasulatan, pero ito'y sinasalamin nito ang mga katuruan na tinatayuan ng mga mananampalataya kay Jesucristo. No? So, bagamat hindi ito same level or authority with the scriptures. No? So, ganun pa man, yun po yung Nicene Creed na pagkasunduan nila, i-address ang tungkol sa Arianism. So, sabi ko nga, after the Council of Nicaea, ay nag-flourish pa po yung Arianism. No? At itong si Athanasius ay naging champion ng cause ng Trinitarian belief. No? So, si Athanasius po, 296 to 373, he affirms Christ's full humanity and divinity. So, he affirms that Christ is God-man. No? He is man, no? And he is also God. Believes that only one that is fully human could atone for human sin, and only one that is fully God could have the power to save us. Yun po yung kanyang tinayuan. Na yung isa lang, nag-iisa na tao, of course, walang kasalanan si Jesus, ang tanging makapagbabayad lamang ng kasalanan ng tao. At siya rin na Diyos, nag-iisang Diyos, ang may tanging kapangyarihan para magligtas sa makasalanang sangkatauhan. So, in either way, nirepresent ng Panginoong Hesukristo ang side ng sangkatauhang makasalanan, although siya ay sinless, no? At ang Diyos na holy. So dito tinatawag natin yung mercy and justice of God nagtagpo sa krus ng Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay sa krus. No? The justice of God was served. Sino ang naging umako ng parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng sangkatauhan? Di ang Panginoong Hesukristo. On the other hand, yung parusa na para sa taong makasalanan ay si Hesukristo, ang ating Panginoon naman, ang umako. Kaya yun po yung tinatawag na God-man. Kaya ito yung pananiwala ng Athanasius. So he rejects Arius' claim that Christ is created by God, that there was a time that Christ did not exist. Siyempre, ito ay isang malaking bula ang katuruan, at nireject yan ni Athanasius na si Christ, yung kay Arius nga, ay mayroong panahon na hindi siya nalikha. No? Hindi pa siya nalilikha.
So, hindi ito tinanggap ni Athanasius. He rejects Constantine's plea to restore Arius to church and is exiled to Trier, also in Turkey. So, nagkunwari si Arius na parang kanyang i-give up yung kanyang teaching, no? Tungkol sa pagiging tao lamang ng Panginoong Hesukristo, hindi Diyos. So, si Constantine ay umapila kay Athanasius, na siya'y bishop ng Alexandria, na i-restore itong si Arius. Pero di pumayag itong si Athanasius na muling tanggapin si Arius. At dahil dyan, siya po ay na-exile ng Constantine, ni Emperor Constantine sa Trier, sa Turkey. Sa lugar sa Turkey at the same time, ay gumawa ng paraan yung mga ayaw sa kanya para siya ay mapaalis sa church, maibanish. No? So, ganyan po eh. Pag ikaw ay tumatayo sa katotohanan at majority ay gusto kang labanan, ay talaga ikaw ay mapapatanggal sa pwesto. Pero he stood firm, tumayo po siya ng matatag, at masasabi na siya isa sa mga champion ng pananampalatayang Ebanghelico. Ito naman po yung Athanasian Creed. Actually, ini-attribute ito kay Athanasius, pero hindi po sure kung siya po ang nag-develop nitong creed na ito. This is one of the best creeds. Actually, ito po ay ginagamit na devotional during the Middle Ages, no? Ito pong Athanasian Creed, at maging ang Church of England or the Anglican Church at Lutheran Church, somehow they love this creed, no? So ito ay ginagawa nila morning prayer, at bagamat attributed ito, iniugnay kay Athanasius, pero hindi po ma-determine kung sino po talaga ang nag-develop nitong creed na ito, what that started during the 6th century. Pero ganun pa man, ang emphasis po nito ay about the doctrine of Trinity. So, basahin po natin. Ang sino mang maliligtas bagong lahat ay kinakailangan sampalatayanan niya ang pananampalatayang Katolika, na pananampalatayang malibang panghawakan ng bawat isa ng buo at walang karumihan ay walang alinlang mapapahamak ng walang hanggan. At ang pananampalatayang Katolika ay ito na ating sambahin ang isang Diyos sa Trinidad at ang Trinidad sa pagkakaisa. You see, doon pa rin po sa paninmula. Sambahin ang Diyos sa ang isang Diyos sa Trinidad. Ni hindi pinag-iisa ang mga persona o pinaghihiwalay ang kalikasan, sapagkat mayroong isang persona ng Ama, isang anak, at isa pa ng Espiritu Santo. Ngunit ang pagka-Diyos ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo ay isa lahat. Ang kaluwalhatian ay pantay at ang kamahalan ay magkakasing walang hanggan. Kung paano ang Ama, gayon din ang Anak at gayon din ang Espiritu Santo. Ang Ama ay hindi nilikha, ang Anak ay hindi nilikha, at ang Espiritu Santo ay hindi nilikha. Ang Ama ay walang hangganan, ang Anak ay walang hangganan, at ang Espiritu Santo ay walang hangganan. Ang Ama ay walang katapusan, ang Anak ay walang katapusan, at ang Espiritu Santo ay walang katapusan. Ganun may hindi sila mga tatlong walang katapusan, kundi isang walang katapusan. Tulad din naman ng hindi tatlo ang hindi nilikha, o kay tatlong walang hangganan, kundi isang hindi nilikha at isang walang hangganan. O sinilang kaya gayon din ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, at ang Anak ay makapangyarihan sa lahat, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan sa lahat. Gayunman, sila hindi tatlong makapangyarihan sa lahat, kundi isang makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Gayunman, sila hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos. Kaya gayon din ang Ama ay Panginoon, ang Anak ay Panginoon, at ang Espiritu Santo ay Panginoon. Gayunman, sila hindi tatlong Panginoon, kundi isang Panginoon. Kung paano na tayo ay pinipilit ng katotohanang Kristiyano na kilalanin ng bawat persona sa kanyang sarili na Diyos at Panginoon, gayon din tayo ay pinagbabawalan ng pananampalatayang Katolika na sabihin may tatlong Diyos o may tatlong Panginoon. Ang Ama ay hindi ginawa mula sa anuman, hindi nilikha man. Ang Anak ay mula sa Ama lamang, hindi ginawa o nilikha, kundi ipinanganak. Ang Espiritu Santo ay mula sa Ama at sa Anak, hindi ginawa o nilikha, hindi sinilang, kundi ihinihinga. Kung mayroong isang Ama, hindi tatlong Ama, isang Anak, hindi tatlong Anak, isang Espiritu Santo, hindi tatlong Espiritu Santo. At sa Trinidad na ito ay walang nauna o nahuhuli, wala nakahihigit o nakakababa.
kundi ang buong tatlong persona ay magkakasamang walang katapusan at magkakapantay. Kaya sa lahat ng bagay tulad ng nabanggit, ang pagkaisa sa Trinidad at ang Trinidad sa pagkaisa ay dapat sambahin. Sa makatuwid siya na maliligtas ay dapat paniwalaan ng gayon ang Trinidad. Higit pa rito, kinakailangan para sa walang hanggang kaligtasan na matapat din niyang sampalatayanan ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang tunay na pananampalataya ay ang sampalatayanan at ipahayag na ang ating Panginoong Hesukristo ang anak ng Diyos ay Diyos at tao. Diyos na kaisang kalikasan ng Ama, buktong na anak bago pa ang mga sanlibutan at tao na kaisang kalikasan ng kanyang ina na ipinanganak sa sanlibutan. Ganap na Diyos at ganap na tao na may kaluluwang may pag-iisip at laman ng tao na pinagsama, kapantay ng Ama tungkol sa kanyang pagka-Diyos at nakakabababa sa Ama tungkol sa kanyang pagkatao. Na bagamang siya ay Diyos at tao, gayon may hindi siya dalawa, kundi isang Kristo. Isa, hindi sa pamagitan ng pagbabago ng pagka-Diyos upang maging laman, kundi ang pagdadala ng pagkatao sa pagka-Diyos. Isang lahat, hindi sa pagkakahalo ng kalikasan, kundi sa pagkakaisa sa persona. Sapagkat kung paano may pag-iisip na kaluluwa at laman ay isang tao, gayon din ang Diyos at tao ay isang Kristo, na nagdusa para sa ating kaligtasan, bumaba sa impyerno, sa ikatlong araw ay nabuhay siya muli mula sa mga patay. Siya umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat, mula roon ay paparito siyang muli upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sa kanyang pagparito, ang lahat ng tao ay muling ibabangon sa kanilang mga katawan. At sa kanilang mga gawa, sila ay magbibigay sulit at silang gumawa ng mabuti ay pasasabuhay na walang hanggan at silang gumawa ng masama ay pasasaapoy na walang hanggan. Ito ang pananampalatayang Katolika na malibang tapat at matibay na sampalatayan ng tao, hindi siya maliligtas. Grabe po yung kanilang pag-develop na ito ng credo. At nakasalalay ang kanilang pagkaunawa at kaligtasan, no, sa doktrina ng Trinity. So kung hindi naniniwala sa doktrina ng Trinity, para sa credo na ito, hindi maliligtas. And I agree. Kasi kung hindi maniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, ganap na Diyos, at ganap ding tao, ay talagang walang kaligtasan. Ang sino mang tatanggi. No, ganitong sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na tumatanggi sa kanya, malibang kayo ay manalig na ako ay si ako nga, ay mapapahama kayo sa inyong mga kasalanan. Unless you believe that I am, you will surely die for your sin. Kaya mahalaga itong teaching na ito. Ganoon dinevelop matagal na panahon sa atin, parang hindi masyado nating nabibigyan ng diin. At more on tayo ay sa mga current events nakapokus sa ating mga pag-aaral. I'm not saying that is wrong, but kung atin pong titingnan yung naging sakripisyo, naging kanilang pagtayo sa katuruan ng Trinity laban sa heresy ni Arius at iba pang heresies, ay dapat po ay ganun din tayo na maunawaan natin ang teaching na ito. At bagamat wala itong salitang Trinity sa Bible, pero this is part of the mystery of God na hindi natin pwedeng maarok ang Diyos himself, no? At tanging masasabi lamang natin from the revealed word of God, the scripture, doon natin naunawaan na ang Diyos na ito na ating sinasamba, Diyos na may likha ng langit at lupa, at Diyos na tanging tagapagligtas ng makasalanan sa katauhan, ay nahiyag sa tatlong persona sa isang Diyos. Kaya po atin pong itayuan itong matatag. Marami mga katuruan ngayon na talagang laban sa katuruan ito ng Trinity. At marami rin po silang mga tagasunod. Yung pong reasoning ni Arius ng homoiosus, no?
yung pong ay doon, yung tinatawag na ay ang kanyang paliwanag doon ay likeness of God. Not the same essence with God, but likeness with God. Yun lamang po yung kanyang tinayuang katotohanan ni Arius. Yung ang Diyos ay, ang Panginoong Hesukristo daw ay nakakahalintulad ng Diyos, in likeness of God. No? At siya yung panganay sa mga nilikha. At mayroong panahon na siya ay hindi pananilikha. No? So yun po yung mga katuruan na kung saan ay hindi po sinasangayunan ng salita ng Diyos. Napakarami po nating tatalakayin tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, mga talata mula sa banal na kasulatan magpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay tao, at the same time ganap na Diyos na kumatawan sa Diyos at kumatawan sa makasalanang tao bagamat siya mismo ay hindi nagkasala upang pagkasunduin ang makasalanang tao sa banal at napupuot na Diyos dahil sa kasalanan. Sa pagwawakas po, the doctrine of the Trinity is one of the greatest doctrinal fights for the Christians against heresies. Let us continue to uphold this doctrine and learn how to defend it against present false teachings. So, sabi ko nga, ito ang isa sa pinaka matinding tinayuang katuruan ng Kristiyano laban sa heretikong si Arius. Kaya kung paano nila ito tinayuan, ay ganun din naman tayo, mga evangelical Christian, who believe in the authority of scriptures. Let us uphold this doctrine and learn how to defend it against present false teaching, lalo na yung may kinalaman sa tinatawag na Arianism, pagkatao lamang ng Panginoong Hesukristo at pagtanggi sa kanya bilang Diyos. Again, meron din pong application ang doctrine na ito ng Trinity tungkol sa ating buhay bilang isang mananampalataya na nakabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. The unity within the Trinity compels us to become advocates of peace and reconciliation within the body of Christ. So, meron lamang iisang katawan ng Panginoon. Ito'y lagi kong binibigyan din at ito'y hindi dapat hinahati. Hinahati ba ang katawan ni Kristo? Pero maraming mga tao hinahati ang katawan ni Hesukristo ng ang iglesia, nakakalungkot. Sa halip na tularan natin ang pagkakaisa, ang closeness, no? Ang intimacy na mayroon sa pagitan ng triune God, no? Ay pinagwawatak-batak ng ating mga kasalanan, ng ating mga pride, ang ating kaugnayan sa isa't isa bilang membro ng iisang katawan. So, panatilihin natin ng unity sa body of Christ, sa ating iglesia, sa iglesia ng Panginoon. Pangatlo, the triune God inhabits and blesses those who are in Christ. No? So, naalala ko yung teaching ng Panginoong Hesukristo, no? Ay sinasabi niya na sa mga nanampalataya sa kanya ay gagawin tayong abode, tirahan, ang Ama at ang Anak ay isa sa atin. At ang Espiritu Santo ay ginawa rin templo ng ating katawan. So, nasa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. At kung tayo ay naniniwala sa Diyos, isang Diyos na mayroong tatlong persona at nananampalataya tayo sa paghahandog ng Panginoong Hesukristo lamang mapapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin tayo ng Diyos. At walang kabuluhan ang pagsamba sa mga ribulto, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at walang kabuluhan ang ating sariling pagsusumika para tayo magtamo ng ating kaligtasan at tanggapin tayo ng Diyos. No? So kung atin lamang pong tatayuan ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, paniniwalaan ang Panginoong Hesukristo, Diyos na nagkatawang tao,
namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, no? At nung ikatlong araw, no? Siya nabuhay muli at umakyat sa langit at siya po'y darating. Pabalik upang tayo ng mga nanampalataya sa kanya ay kanyang isama sa kanyang kinaroroonan sa piling ng Ama. Kaya atin pong itutuloy ang pag-aaral na ito at atin tatalakayin po yung aking panghuling teaching about the relationship of the deity of the Lord Jesus Christ to this doctrine of Trinity. Ang kaugnayan ng pagka-Diyos, katuruan ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo sa katuruan ng Trinity. Nawa, napagpala po tayo sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang probidensya. Kinasangkapan mo, Panginoon, ang mga unang mananampalataya katulad nila Tertullian, nila Athanasius, at maging yung konseho ng Nicaea para ipagtanggol ang katuruan na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. Panginoon, salamat po dahil hanggang ngayon, ang katuruang ito ay amin pong tinatanggap at hindi po kami nagwe-wave o nag-aalinlangan. Ano man ang false teaching, maling aral na amin po naririnig, Panginoon, alam namin na ito ay natapos na during the 3rd century, Panginoon. Tinapos na ang usaping ito, na-condemn na ang may likha ng maling aral na ito tungkol sa pagiging nilikha lamang ni Hesukristo. Bagay na hindi ito na ayon sa inyong mga salita. Kaya pagpalain mo po kami, O Diyos, nawa atong katuruan ito tungkol sa Trinity ay magdulot din sa amin ng pakikiisa at pakikisama sa kapatiran na hindi kami maging daan ng pagpihiwalay o paghahati ng inyong katawan. Salib ito ay manatili sa aming mga puso, taglayin ng aming mga isip ang katotohanan ng mayroong isang Diyos at kami ay bahagi ng iisang katawan na kayo ang ulo, ang Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang nalalabi pang panahon ng aming pag-aaral tungkol sa katuruan ng pagiging Diyos at tao ng Panginoong Hesukristo upang lalo pang magtumibay ang aming pagkaunawa sa inyo. Salamat po, aming Ama. Nais po namin ibalik sa inyo lahat ng pagpupuri. Kung aming pasalamat, kahilingan sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at makita po muli tayo sa darating na Biyernes sa another series ng Christian Apologetics. Magandang hapon po.